Magandang gabi, Oriental Mindoro. Ika-4 sa buwan ng Hulyo taong 2018. Ito po ang TVNet Newsline. At sa ulo ng ating mga balita, problema sa linya, tinukoy ng DOE na dahilan ng nararanasang madalas na brownouts sa lalawigan. ALS completers maaari na mag-apply ng voucher program ng DepEd. At iba't ibang proyekto, programa at mga ayuda ibinahagi sa isinagawang People's Day ng Lungsod ng Calapan. Sa detalye ng ating mga balita, ginugunita tuwing buwan ng Hulyo ang National Disaster Resilience Month sa buong bansa. Kaugnay nito, umarangkada na ang Provincial Disaster Risk Reduction Management Council na binubuo ng iba't ibang miyembro ng MDRRMO sa iba't ibang bayan sa lalawigan. Isinagawa noong auno ng Hulyo ang kick-off activity na Run for Resilience na dinaluhan rin ng Regional DRRM Council sa pangunguna ng Office of the Civil Defense Mimaropa na pinamumunuan ni Regional Director Eugene Cabrera at PDRRMO Vincent Gahol. Nagsimula sa bulwagang panlalawigan ng Provincial Capital Complex ang naturang pagtakbo hanggang sa barangay Mahal na Pangalan kung saan dito naman nila isinagawa ang ikalawang parte ng programa, ang tree planting sa bakawan sa nasabing barangay. Bukod sa mga katulong anila ang mga bakawan para sa alternative livelihood ng mga mamamayan dito, makakatulong rin aniya ang mga bakawan upang mapigil ang malalim na pagbaha sa tuwing may bagyo o storm surge na nararanasan sa kanilang barangay. Samantala, para sa mga ALS completers na nakapasa sa accreditation and equivalency test noong March 2018 na nagnanais magpatuloy ng pag-aaral, maaari nang mag-apply sa voucher program. Ang voucher program ay programa ng DepEd bilang tulong pinansyal para sa mga mag-aaral na grade 10 na magtutuloy ng senior high school sa mga pribadong paaralan at state universities and local colleges at local universities and colleges. Ayon kay Dennis Bermoy, ALS Education Program Supervisor ng Department of Education Calapan City Division, ang ating lalawigan ay may 149 ALS completers na nakapasa sa accreditation and equivalency test. Dun sa ating A&E test held last March 4, 2018, meron tayong 149 na passers out of 267 na ALS learners, completers na kumuha. So, kung titingnan natin, nakakuha tayo ng 55.81% na passers. Ang mga nakapasa sa pagsusulit ay maaari na mag-apply para sa voucher program. Sa lumabas na DepEd Order number 27/2018, nakasaad dito na ang mga ALS completers ay hindi pinahihintulutan na dumiretso sa kolehiyo, subalit maaari namang magpatuloy sa senior high school. Paalaala ng DepEd, bukas ang aplikasyon para sa voucher program mula July 9 hanggang July 16, 2018. Nag-release din ang DepEd na sila ay maaari nang mag-apply from July 9 to 16, 2018. Pwede silang pumunta sa aming mga learning centers. Meron tayo sa West District sa Adriatico. Meron tayo sa East District or dito mismo sa Division Office. At meron tayo sa South District sa Camilmil Elementary School para mabigyan sila ng assistance para makapag-apply sa ating Senior High School Voucher Program. Antabayan mo pang mga balita sa amin pong pagbabalik. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakapirwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy! Ilegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Pagpakabit ng tama ngayon. Supported by PCT. Good news po para sa lahat ng subscribers ng cable TV at cable internet. Naisa patas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makikabit ng cable TV at cable internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim at Hiensa po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Huwag maging kabit. Supported by the PCTA.
Sabay-sabay pinagkalooban ng ayuda at tulong ang iba't ibang sektor sa lungsod ng Calapan sa isinagawang People's Day 2018 na ginanap sa City Plaza Pavilion a 4 ng Hulyo. Sa pangunguna ni City Mayor Hernan Panaligan, City Councilors at City Department Heads, matagumpay na naisagawa ang naturang selebrasyon kung saan ayon sa alkalde, ito ay isang araw kung saan binibigyang pagkilala ang lahat ng uri ng sektor ng lipunan at pamamahagi ng ayuda depende sa mga pangailangan nila. Okasyon at least 2 beses sa taon para ma-highlight, ma-focus o ma-showcase o mabigyan din yung mga programa at proyektong ito ng ating city government na ating pinapatupad sa buong isang taon. Yung unang People's Day ginagawa tuwing Marso, okasyon na ating founding anniversary. At yung ikalawang pagkakataon ay ito sa ikalawang bahagi ng taon, yung second semester. Malaking pera ang ilagkasos sa atin dyan. So pruweba yan na sa Calapan City ang pera ng gobyerno hindi nawawaldas sa halip na pupunta sa magandang programa, lalo na sa kalusugan ng mga mahihirap. Kaya ibig sabihin ito, sa Calapan City, walang mahirap ang mamatay nang hindi na ipagamot sa ospital. Nasa 97 titulo ng lupa ang naipamahagi sa mga benepisyaryo ng housing program ng lungsod o ang HOPE program. Nabigyan rin ng libreng patubig, tractor, mga hybrid rice seeds at iba't ibang kagamitan sa pagsasaka para sa mga farmers associations ng lungsod. Binigyang pagkilala rin dito ang mga city scholar at mga city government employees kung saan binigyan ng ilan sa mga ito ng libreng masteral scholarship para sa mas malawak na kaalaman sa pagsaservisyo sa lungsod. Binigyang pagkilala ang mga senior citizens at mga PWDs kung saan binigyan sila ng assistance at mga wheelchairs. 24 Fisher Folks naman ang tatanggap ng libreng livelihood program sa lungsod at nasa mahigit 31 infrastructure projects rin ang nag-iintay sa ilang barangay sa lungsod ng Calapan. Samantala, marami ang nagtataka at naiinis ngayong araw dahil sa hindi nila ma-access o mabuksan ang ilang government website tulad ng LTO, DOST, DOH at maging ang president.gov.ph. Maging ang website ng Department of Information and Communication Technology o DICT, hindi rin ma-access. Paliwanag ni Engineer Rosalia Munoz, Provincial Field Team Leader ng DICT Oriental Mindoro, hardware failure ng isang storage system ng DICT ang dahilan at nararanasan ito sa buong kapuluan. May kalumaan na aniya ang nasabing storage unit at posible na nila itong palitan. Nilinaw din ng DICT na walang cyber attack na nangyari dahil sinigurado nila na fully in place ang cyber security at physical security ng data center nila. Sa kasalukuyan, marami pa ring website ng pamalaan ang hindi mabuksan. Ngunit hindi naman apektuhan ng pangyayari ang online appointment ng DFA para sa passporting. Tulong-tulong na ang mga engineers at IT specialist ng DICT upang agarang masolusyonan ang problemang ito. Magbabalik po ang TVNet Newsline. Bagong bahay ba ang hanap mo? Punta na sa Calapan East Rainbow Village sa Barangay Pachoca, lungsod ng Calapan. Ang house and lots dito, pasok sa panlasa at budget mo. Pili na sa Feliciana Bungalow, may 2 bedrooms at 2 toilets and bath. Aliza Prime, single detached with 3 bedrooms, 1 mids quarter at 2 toilets and bath. Bob C, single detached with 2 bedrooms at 1 toilet and bath. Mayroon rin silang house models na single detached with loft type. May 2 bedrooms at 1 toilet and bath. Ang Feliciana at Raquel. Malapit sa city proper, flood-free, ligtas at tahimik. San ka pa? Lipat na sa Calapan East Rainbow Village. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring tumawag sa mga sumusunod na numero. 043-288-1788, 441-0658, 0917-300-9026, 0920-911-9556, 0917-794-2123, o sa 09951035944. Maaaring bisitahin ang kanilang FB page, Calapan East Rainbow Village, o mag-email sa yam_capio@yahoo.com, aurorasirialon@gmail.com, at maritasabanador@gmail.com. World champion, the current WBC super featherweight champion of the world, Manny Pacman. Hey!
chasing my dreams, every day is a race. For every second I dedicate and every effort I put in, I want bigger results to come out. To turn every small step into the biggest achievement. For every little triumph leads me to a brighter future. Whatever your journey, go with our new fuels designed for efficiency. Choose Shell Fuels. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, isang power summit ang idinaos na layong bigyan ng solusyon ang nararanasang brownouts sa lalawigan. Tinukoy dito na linya ng kuryente ang may problema at hindi ang power supply sa kasalukuyan. Ang detalye ibabalita sa atin ni Jake Veray. Sa gitna ng nararanasang brownout sa buong lalawigan, isang power summit ang idinaos sa inisyatibo ng Sangguniang Panlalawigan. Sa ilalim ng liderato ni Vice Governor Humardito Dulor, ikatlo ng Hulyo na ginanap sa batasang panlalawigan. Dumalo dito sina Department of Energy Undersecretary Felix William Fuentebella, National Electrification Administration Deputy Administrator Engineer Artist Nikki Tortola, mga opisyalis ng Orienta Mindoro Electric Cooperative, Independent Power Producers, Napo Corp, dating Congressman Rodolfo G. Valencia, LGU officials, mga pribadong grupo at ilang pang kinatawan ng mga sibikong organisasyon sa lalawigan. Sa paninimula ng summit, tatlong katanungan ang inihain ni Vice Governor Dulor na layong masagot at mabigyan ng solusyon. Una, may problema talaga. Saan ba may problema? Yun po sasagutin natin. Una, ito ba may problema sa supply o wala? Ganun po kasimple. Deputy Admin, sa Omeco po, sa Napo po, tatlo lang po tanong natin. Una, meron po bang kakulangan sa supply o wala? Kasi talaga po tuloy, brown out, bakit may brown out? Kulang ang supply o hindi? Ikalawa, kung hindi kulang ang supply, saan may problema? May problema ba sa linya, sa main line, or sa distribution line, o wala? Pag wala pa rin doon ang problema, tatlo po ang patatlong tanong. May problema ba sa management o wala? Pag wala rin doon ang problema, ay malamang ay wala ng solusyon sa ating problemang brownout. Pero kung masasagot naman po doon sa tatlo, hindi ko ito'y pabugi po natin, masaya tayo pare-pareho at mawawala na tayo ng problema sa kuryente. Matapos ang presentasyon ng DOE, NEA at Ormeco, sagot ni DOE Undersecretary Fuentebella, walang problema sa supply ng kuryente o wala pa sa ngayong problema. Tinukoy niya na ang transmission at distribution lines ang may problema at dapat itong kagyat na aksyonan. But Ormeco is very important. So sa unang tanong, may problema ba kayo sa supply? Sa ngayon, wala. May problema kayo sa linya. Transmission lines na inaasikaso ng Napo Corp at may problema kayo sa distribution lines. Dahil tinitingnan ko yung presentation ng Ormeco, nakatutok siya sa transmission lines na Napo Corp ang nag-aayos. Gusto kong makita, papakita ko sa Ormeco kung ano yung problema sa distribution lines. Dahil kahit anong pag-aayos ng malaking highway, parang expressway ang transmission line, pag nag-exit yan at papasok na sa provincial road, barangay road, pag makipot ang daan, tutul yan, at hindi umaabot sa ilang sityo pa, 780 po yun, kailangan mag-usap tayo. May problema ba kayo sa linya? Meron. Malakas ba yung linya nyo pag dinahan na kayo ng bagyo? Tingin ko hindi. We have to validate a lot of data patungkol sa Ormeco at saka sa Ormeco. Gusto ko maintindihan rin po ninyo na sa rules na yun, ang Ormeco ang lumalabas na system operator ng Ormeco at Ormeco. Ang pagbenta ng power plant sa Ormeco, 24/7 days a week. Itinidispatch o nagbibigay ng instruction ng Ormeco kung saan siya tutunan. So, Ormeco, kailangan maglagay ng metro
ang Omego at Omego para makita yung pagtawid ng power plants. At pag hindi sila nagkasundo kaagad, may disciplinary actions din. If you want me to rush it, I can. If you want me to delay it, I can. It's really up to you. Sabi nga ninyo, prangka-prangka tayo. Sa ngayon, merong pending na court case na gusto kong ma-resolve. Pag na-resolve yan, talagang papaandarin natin lahat na nasa listahan na dapat gawin. Napapaandar namin yung report, yung naiyan na handa, yung Omego at Omego, kailangan kayong magkaroon ng waiver. Bilisan. Or, kung gusto niyong pagalan, pwede na. Yun lang ang masasabi ko dahil marami akong nakalistang gagawin. We presented it already to Omego, Omego, to both leaders sa Provincia, to Pintan Motora, to Presidential Motora. So I hope we will get the cooperation and the respect as authorities dito sa area. If we will not get the respect, we will instill the discipline. We will be allowed to instill in accordance with all the legal processes. Nagbigay naman ng kani-kanilang commitment ang Ormeco at Napucor na isasaayos nila ang transmission at distribution lines sa lalawigan sa lalong madaling panahon. Samantala, sagot naman ni Yusik Fentabella sa ikatlong tanong kaugnay sa management ng Ormeco. Problema ring maituturing aniya ang di pagkakasundo ng NEA at ng liderato ng kooperatiba. Ikatlong isyo, may binanggit po kayo kanina, Yusik, that there is a court case. At meron po kayong sinasabing ma-resolve lang ang court case ay makakagalaw na ng mas mabilis at maayos ang tulong. Ano po bang ibig sabihin ninyo dito? Kasi tapos na po tayo sa question 1 and 2. May impact po ba sa operasyon ng Ormeco ang problema ng court case na sinasabi? Meron din. Kasi ang status ng general manager natin sa ngayon, Mr. Managsagan, Engineer Managsagan, siya ay project supervisor, acting yun yung tama niya dito. He is applying sa NEA na maging full-fledged general manager. His application is under process. Karoon ng move yung NEA na i-replace po na yung PSAGM para ma-validate yung mga datos at mas mabilis na makita. So, nagkaroon ng stalemate yung board na luma at saka yung management na nagkaroon ng temporary restraining order na nakuha dito sa RTC na naging injunction. But nonetheless, that was why I was talking to the governor, the congressman, para makita kung ano talaga yung buod. Dahil ang in-offer ko noon is to continue yung pag-process ng application ng Engineer Panagsagan as full-fledged general manager. But in the meantime, NEA has the right to replace the project supervisor acting general manager. But syempre, para patas, dapat walang diminution of benefits at maayos, no? Department manager get siguro. But I think there was a stalemate also doon. So we just have to wait for the process. So ano po ang impact nito sa issue ng brownout? Gusto ko din po maliwanagan kasi hindi po namin pwede kaya maging fairness po. Maganda ang magiging hindi ganun ka-smooth yung relasyon ng NEA at saka ng management. Yan yung okay. At pag hindi po maganda ang relasyon ng management at ng NEA,
Hiniling ni Vice Governor Dolor sa pamunuan ng Ormeco na isumite sa sangguniang panlalawigan ang long-term plan ng kooperatiba. Malinaw rin sa natapos na summit na walang makakagarantiya sa alinmang ahensya ng gobyerno o ang Ormeco mismo sa nararanasang intermittent o madalas na brownouts hanggang sa hindi na isasaayos ang mga linya at ang mga bagay na nakakaapekto dito. Sa huli, sinabi ni Vice Governor Dolor na huwag sanang haluan ng politika ang problema sa kuryente at huwag ring magamit ang isang tanggapan sa pansariling interes bagkus ay magamit ito para sa kabutihan ng mamamayan. Itigo po anuman ang ating political affiliations. Huwag sanang magamit ang isang institusyon na para sa bayan, para sa agenda ninuman, manapay magamit ang ating institusyon ito para sa pagpapingan ng ating mga mamaya. Huwag mo natin isipin na si Secretary Cruci ay may agenda, huwag natin isipin na mga local officials ay may agenda na hindi maganda para sa bayan. Ang ginagawa lang natin is simple. Gamitin natin ang lahat ng resources na mayroon tayo para masolve ang sa gitna ng presentasyon mismo ng technical head ng Ormeco sa ginanap pa rin Power Summit, umeksena ang brownout na nagpatigil at nagpadilim sa buong bulwagan. Ang mga naging kaganapan sa pagbabalik-ulat ni Jake Veray. Sa gitna ng Power Summit, habang ang mismong technical head ng Ormeco ang naglalahad ng kanyang presentasyon, bigla na lamang nagdilim ang paligid dahil sa brownout. Sa madilim na bulwagan, maririnig ang ingay ng mga taong dumalo sa Power Summit. Kundi man naiinis ay natatawa na lamang sa sitwasyon. Hindi nila maikakaila na talagang may problema sa serbisyo ng kuryente sa lalawigan. Makalipas ang kulang-kulang 15 minutos, muling naibalik ang kuryente. Agad namang nagpaliwanag si Engineer Mike Gico sa naganap na brownout. Paliwanag niya, nagkaroon ng overload sa system grid. Pamanin po sa inyo, pero basic po sa report, nagkaroon po tayo ng overload sa system ng team. So yun ako yung video pinatawag dito kanina na napaka automatic ng system. Dahil ang north wind po natin ay extended rin ang gabayang maging malayan. So talagang malipot po sa mga parameters ng ating mga power plants at na automatic po naman natin sila. Mahirap po talaga na nasa 38 po ang ating linya. So, kung meron pong dalawang planta na sila ay nakakonekta sa distribution line sa 13-2 mahirap pong magtama ang parameters nila. Ito po na, kailangan po kasi sa mga planta, kailangan po kasi sa ating mga power providers, pare-parehas o mga system parameters ng SMP. So, kailangan pareho po ang bintahin yan. Kailangan pareho ang pacing, pareho at least pareho pati power factor niya. Mahirap po sa planta na magpareha sila kapag may load in the grid. Kaya po ba yung ating pinupropose na magiging setup ng ating, talagang setup ng ating power system sa lalawigan ay nasa 69 kV transmission line ni Nakupor. Lahat tatakbo yung ating generation. Ayon naman kay Vice Governor Dolor, ang naganap na brownout sa kaligitnaan ng Power Summit ay manipesto lamang na kailangan ng tutukan ang usapin ng kuryente sa lalawigan. Tampok iba pang mga balita sa amin pong pagbabalik. I like this feeling, it's so so cool. I'm just here chilling, there's no place I'd rather be. I know this feeling, I feel it too. Like I just wanna jump up, dance and sing with you. You know it's right when it feels this good. And you don't want it to end. Let's get moving, let's get dancing. No more waiting. Alright, let's get this show on. Come on. Can't get any better than this moment right now. It's cool, it's fresh, I know. Right here at home. Oh,
Create wonderful moments with your family and let your holiday be made more special by Panasonic Japan Quality Appliances. My Sophia really loves summertime, but the heat can get unbearable for her. Good thing we have the Samsung Wind-Free Air Conditioner, which cools our home fast and cools comfortably from sunrise to sundown. No sleepless summer nights for my baby. Catch cool comfort fast with a Samsung Wind-Free Air Conditioner. Naging emosyonal ang pamamaalam sa pwesto bilang board member at ABC President Bernadette Arriola sa ginanap na regular na session ng Sanggunian Panlalawigan noong Lunes at 2 ng Hulyo. Ayon kay Vice Governor Bonz Dolor, isa si Bukal Arriola sa pinakamalaga at maasikaso sa mga board members, kung saan tinitingnan na rin siya bilang tita ng mga bukal. Namin, Tita Badet, pero thank you for being such a good sport and such a good friend to the board members and to the staff. Sana, tulad ng lagi kong sinasabi, once a board member, always a board member. So sana kahit hindi ka na tinatawag na bukal legally, pero you will always be a board member sa mata ng mga empleyado at sa mata ng mga miyembro ng Sangguniang Panlalawigan. Samantala, naging emosyonal sa kanyang panayam si Bukal Arriola habang pinapasalamatan niya si Governor Alfonso Umali Jr., mga kapwa bukal, mga empleyado ng Sanggunian Panlalawigan at mga sekretaryang nakasama niya sa trabaho. Nagpasalamat rin siya sa Sanggunian Panlalawigan sa oportunidad upang lumago ang kaalaman niya at experience sa pagiging public servant. Salitang matatamis na para sa aking mga nararamdaman nila na kung papaano ako magpahalaga sa kanila at ganun din naman sila sa akin. At ang sabi ni Vice, ako ay laging nagse-second emotion. Nagse-second. Sa kadahilanan lagi akong umaattend ng committee hearing, naiintindihan ko kung ano yung aming pinag-uusapan. At nagpapasalamat ako sa lahat ng mga sekretaris, sa lahat ng mga bukal, sa lahat ng mga empleyado na kapag ako'y dumarating dito ng maaga, ay bumabati sa akin, napaka halaga sa aking pagkatao na ako ay iginagalang nila. At higit sa lahat, nagpapasalamat ako sa ating gobernador, sa ating dalawang congressman, at higit sa lahat, ang ating vice gobernador, Bonz Dolor. Samantala, opisyal na rin idineklara bilang SK President sa naturang regular na session ang bagong halal na overall SK President, Joaninia Thalia Ramos Aguilon, mula sa bayan ng Bungabong. For our valued subscribers, try a different kind of internet gamit lamang yung cable TV. Kung paano, narito po. Get connected now at our new upgraded internet packages at affordable prices. 2 MB, 1,299 per month. Fast and reliable internet connection. No phone line needed. No antenna. Instant lag on. Unlimited data usage. Plus, you can enjoy over 80 power-packed cable TV channels with superb quality signal. Hurry! Apply now at TVNet Office, Unit D, GLC Building, Juan Luna Street, San Vicente North, Calapan City. With telephone numbers 043-288-4240 or 441-3182. So what are you waiting for? Get connected now! Maaari nyo rin po kaming mapanood sa YouTube, i-type lamang ang TVNet Newsline. At yan po ang kabuuan ng mga balitang nakalap ng Newsline staff and crew para sa araw na ito.
Para po sa inyong comments o suggestions, mga balita at impormasyon na nais nyo parating sa aming programa, tumawag po lamang sa TVNet hotline sa numero bilang 043-288-4240. Ito po ang TVNet Newsline, katotohanan at serbisyo hatid sa mga Mindoreño. Ako po si Rainer Zabal na nag-iiwan sa inyo na isang mapayapa at magandang gabi.